Magandang araw po sa inyong lahat, mga karelatives. Ayan, welcome back po muli dito sa aking channel. So kung bago pa lang kayo sa channel na to, ay huwag nyo po sanang kalimutang i-like, share at i-subscribe at i-hit na rin yung notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod po nating uploads. So for today's video, mga karelatives, ay isi-share ko po sa inyo ang isa sa paraan na ginagawa ko kung paano magparami ng bulaklak at bunga ng ating tanim na kamatis. So ayan po yung ating tanim, mga karelatives. Lahat naman po siguro tayo, mga karelatives, ay gusto yung marami ang bunga ng ating tanim para marami tayong maharvest pagdating ng harvesting period. So napakahalaga kasi, mga karelatives, ang marami ang bunga ng ating tanim dahil hindi natin alam kung ano yung presyo na naghihintay sa atin pagdating ng anihan. Kapag marami kasi tayong na-harvest at natapat sa atin yung murang presyo, so okay lang. Si kayang i-cover up nung na-harvest natin yung mababang presyo. Kapag kasi kunti lang yung na-harvest natin, tapos mababa pa yung presyo, ay maliit lang yung chance na mabawi natin yung puhunan. So iba pa rin yung marami tayong na-harvest kahit mababa yung presyo, ay ayos lang. Kapag natapat naman dun sa mataas na presyo, ay di wow. So ito na po, mga karelatives, yung ating tanim. Yan, may mga bunga na rin siya. So ika 38 days na niya ngayon, mga karelatives, simula sa pagkakalipat dito sa lupa. Ayan mga yung mga bunga niya. So bali ang ginagawa ko pala, mga karelatives, sa ito. Nag-a-apply ako ng pataba na 3414 at saka 0060. So pinaghahalo ko lang siya base sa ratio na 2:1. Dalawang takal na 3414 at saka isang takal naman sa 0060. So depende po yan, mga karelatives, sa takalan na gamit nyo. Kung tabo yung gamit nyo, dalawang tabo na 3414 tsaka isang tabo naman dito sa 0060. So depende yan, mga karelatives, sa takalan, basta ang ratio ay 2:1. So pag i-apply po natin yan, mga karelatives, ay ganyan lang siya. Kung makikita nyo, ganyan lang kaliit, mga karelatives, yung ina-apply kong pataba. Hindi siya ganun karami. Kasi kapag marami kasi, maaring masira yung ating tanim at yun din ang dahilan ng pagkalaglag o pagkalagas ng bulaklak pagka nasubrahan natin. Bali, ikalat lang natin siya para, kasi yung ugat nito ay kalat na yung ugat, mga karelatives. At huwag nating masyadong idikit sa mismong puno. Kapag kadikit kasi, baka masunog yung ating tanim kasi mainit yung pataba. Ano? Diba? Ang late lang nang nilalagay ko. Ayan. Kapag ganito na ang edad ng ating tanim, ay iwasan po nating mag-apply ng nitrogen, mga karelatives, o kaya urea. Kasi ang urea, kapag nasubrahan po natin, mga karelatives, ay nalalagas yung bulaklak. Kaya yun din yung nagiging dahilan ng pagkalagas ng bulaklak, ang sobrang pag-apply ng nitrogen.
Kaya mas mainam na lang na gumamit po kayo ng complete fertilizer tulad ng ginagamit ko para maganda. Kumbaga may phosphorus na siya, may nitrogen na siya, at may potassium. So nagdagdag lang tayo ng potassium dahil gusto nating dumami yung bunga ng ating tanim, mga karlatibs. Ano, kunti lang. Hindi ganoon karami. Kasi sobrang mahal ng pataba ngayon. At saka ang kamatis naman, mga karlatibs, malaki man yan o maliit, nasa 5 grams lang ang kaya ang pwede nating ipataba. I-maintain lang natin 'yon. Depende yan sa inyo, mga karlatibs, kung ididilig nyo, pwede naman gagamit kayo ng lata ng sardinas na takalan. Pero kung gagayahin nyo to, i-apply natin ay yung tabo na lang. Kaya yung pinutol na 1.5. Ito kasi, mga karlatibs, ay tatabunan natin ito ng lupa para hindi sumingaw yung pataba na in-apply natin. Mas maganda yung kalat, mga karlatibs, ha? You know? Kasi yung iba, buo-buo paglalagay nila sa kamatis ng pataba. Eh, yung ugat naman nito ay kumbaga kalat na rin yung ugat nito, eh. So ito pala, mga karlatibs, yung gamit ko na pantabon. At ganito ang kalalabasan nyo. Ang tawag kasi namin sa method na to ay sarado, mga karlatibs. Kasi kung makikita nyo yung ating tanim ay may mga ugat nang lumalabas, mga karlatibs. Tulad nito. Ayan o. Masasaraduan yan. Ayan. Kaya tinawag namin itong sarado. Masasaraduan yung pataba at masasaraduan din yung ugat. Kasi yung mga ugat na yan ang siyang nagsisilbing pampatibay sa ating tanim at pamparami din ng pansipsip niya ng nutrients. Ano? Kunting ingat lang po, mga karlatibs, sa paggamit ng asarol na to dahil matalim. Maaring masugat yung ating paa kapag mali yung ating paggamit.
mga karlatibs, tapos na po tayo sa ating ginagawa. Ayan o, makikita nyo may kanal siya dito sa daanan. So kahit umulan ay dito lang may ipon yung tubig. So hindi basta-basta madadali yung ating tanim. Kapag nasobrahan kasi sa tubig ang ating tanim mga karlatibs ay nalalanta o kaya nalalaglag din yung bulaklak. Kaya hindi dapat mababad sa tubig ang ating tanim. After 7 days mga karlatibs ay makikita na natin yung pagbabago ng ating tanim. Kung ano ang naging resulta. So update ko po kayo sa mga susunod na araw mga karlatibs. So hanggang dito na lang po tayo mga karlatibs at maraming salamat po sa inyong lahat. Sa inyong solid na pagsuporta, panonood at pag-like sa mga video yung ina-upload natin. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. So kita-kita ulit po tayo sa susunod na uploads. Ayan, God bless po at mabuhay.